Bakit nga ba napaka-OP ng Buff Alice? Sa Mobile Legends game na ito, pag-uusapan natin yung adjustment na kailangan mo gawin para maging OP yung buff na Alice. Pero bago tayo magsimula, meron na tayong YouTube membership kung saan pwede ka na magtanong ng mga build, emblem at tips para sa mga paborito mong hero. Maliban doon, pwede ka rin mag-request ng personal video greets, tapos magagamit mo na rin ng custom emotes at badges. Pwede ka na rin sumali sa monthly raffle giveaway at sa RG with MTB fam kung saan kumukuha ako ng players sa mga members. Meron din tayong exclusive supporter group at supporter group chat kung saan pwede ka makipagkulitan at makipaglaro sa ibang members. Kaya ano pang hinihintay mo? I-click lang ang join sa ating YouTube channel para makasali. Simulan muna natin sa emblem. Hindi na natin kailangan mag-common emblem dahil sa pagkakabuff kay Alice. Mage emblem na yung gamit ko para sa extra magic power, cooldown reduction at magic pen. Pagdating naman sa talent, agility para sa movement speed, season hunter para mabilis tayo makapag-jungle at infuriage para sa extra damage at mana regen. Pagdating naman sa item build, importante kay Alice ngayon yung malaking mana. Kaya ang core items natin is yung Clock of Destiny at Dominance Ice. Sasamahan natin ng Winter Truncheon para mas tumagal tayo sa teamfight. Pagdating sa dalawang huling item, pwede tayo mag-defensive item or mag-build ng magic item depende sa sitwasyon. Pagdating naman sa adjustment na ginawa kay Alice, nagkaroon na siya ng max mana growth na 100, tapos nagre-regen na siya ng 1.5% ng max mana niya every second. Dumodoble yung mana regen niya kapag lumalaban sa mga hero. Bawat level din, tumataas yung movement speed at yung healing na natatanggap ni Alice. At ang pinakamaganda, hindi niya na kailangan tumulot ng mga orb. Pagdating naman sa first kill ni Alice, tinaasan nila yung cooldown nun. From 5 seconds, ngayon 8 seconds na yung cooldown. Ibig sabihin, hindi dapat natin basta-basta ginagamit yung first kill ni Alice. Pagdating naman sa second skill ni Alice, ito yung isa sa mga importanteng adjustment sa kanya. Binawasan nila yung cooldown at yung immobilizing time, tapos tinaasan pa nila yung mana. Binawasan din nila yung base damage ng second skill, pero ang kapalit nun, kapag malaki yung mana ni Alice, mas malaki yung damage ng second skill. Maliban doon, naka-base na rin yon sa max HP ng kalaban. Kaya kung maraming beses natin magagamit yung second skill sa kalaban, mas mabilis natin silang mababurst. Pagdating naman sa ultimate ni Alice, tuwing tumatama yun sa hero, nababawasan yung cooldown ng first skill at second skill. 0.2 sa first skill at 0.5 naman sa second skill. Tinaasan naman nila yung damage ng ultimate, pero hindi na siya nag-base sa mana, naka-base na siya sa magic power. Ganun din yung HP regen ng ultimate niya, kapag mas mataas yung magic power, mas mataas din yung HP regen. Kaya ang priority natin kay Alice ngayon, mataas na mana galing sa Clock of Destiny at Dominance Ice, yung damage na manggagaling sa second skill, at ingatan natin kung kailan natin gagamitin yung first skill. At para mas ma-maximize natin yung pagro-rotate gamit si Alice, kailangan natin i-maximize yung mga walls. Kung papansin ninyo, parang bitin yung first skill ni Alice pero nakakatawid siya sa mga wall. Basta may tutok natin yung first skill na lalagpas sa sunod na wall, lalagpas si Alice. Napaka-importante nito para mas mabilis tayo makapag-rotate. Maraming wall ang pwedeng talunan ni Alice, kaya kapag na-master natin to, napakabilis siyang makapag-rotate. Pagdating naman sa full gameplay, ang priority natin sa early game, makapagpa-level 4 muna. Kapag level 4 na tayo, mas mabilis na tayo makapag-rotate. Kaya para i-maximize yun, dapat tumawid tayo sa jungle ng kalaban. Kailangan nyo lang tandaan, hanggat maaari sa early game, dapat naka-blue buff tayo. Kapag wala tayong blue buff or pawala na yung blue buff natin, huwag natin piliting kumuha ng objective or makipag-teamfight. Pero kapag nabuo na natin yung Clock of Destiny at Dominance Ice, kahit wala tayong blue buff, kaya na natin i-sustain. Pero sa laro na to, masyado magiging aggressive yung kalaban kahit sa early game pa lang. Ay, kailangan lang kay ano? Kay tawag dito. Kay Alice, maximize natin yung second skill niya ngayon. Yun yung damage niya ngayon eh. Ay, huwag mo dalhin dito. Bakit nyo naman dinadala dito? Bakit nyo dinadala dito yung kalaban? Patay rin ako. Asim. Boom. Sinalubong. Sabay out. Patayan gusto agad. Patayan agad ang gusto ng mga kalahok. Delay tayo konti. Ay, hindi tumama. Ano ka? Anong ginagawa? Request siya. Request ka! Ay! Ay, boom leaker!
Ay, hindi ako na-shieldan. Grabe, digmaan agad. Umpisa pa lang. Nice one! Huwag nyo reset. On the way na ako. Delay ako. Delay din siya. It's a tie. Kasa mas delay ata ako. Ayun, nakuha niya na. Tayang re-retrain ko saan eh. Duh, nag-reset pa yung ano ko. Turtle na. Kasi hindi ako... Uy! Hindi ako pwede mag-turtle agad kasi... Isisig siya. Ayun na, turtle! Attack the turtle! Pwede ko lang yung ano ko, blue ko. Kailangan ko lang makapag-blue. Tara, turtle! Level 4? Sabi ko na eh. Level 4 eh. Ay, ang hirap! Wala akong blue! Okay lang, level 4. Level 4 lang yung ano. Cushion, level 5 ako. Boom! Boom! Patay kayo! Patay kayo! Nice one! Kunin ko yung blue niya. Kunin ko yung blue niyan. May blue pa yan eh. Dumiretso yan sa ano eh. Sa turtle eh. Ah, kunin ko blue niyan. Kunin ko blue mo. Uy, I'm out. Okay na yun. Aldous, buelo, buelo, bang! Patay! Grabe kayo Aldous natin doon. Aldous, Aldous mid? Ba't nasa mid siya? Bakit kaya nag-mid yung Aldous? Kinamaliit niyo yung Aldous kasi. Yan tuloy. Kapakitang gilas. Pakitang gilas si Aldous eh. Blue na ulit ako. Grabe magpastak si Aldous sa double lane no? Patay. Huwag natin kunin yung gold kasi kay ano yan. Kay Ix siya. Patay ka na. Uy, baka mag-ulti. Ah, bumalik. Pipili siya eh kung sa akin siya magpapakamatay. Okay, ano. Okay, Ix siya. Mas pinili niya si Ix siya. Pabor sa atin. Sabi tayo sa ano niya, sa blue niya. Kailangan lang natin mag-invade ng mag-invade. Ay, grabe nga yun. Saan dumaan yun? Saan ko pumunta? Ay, let's go. Push. Uy, may Gushion. Uy, Gushion, saan ka punta? Pero tayo, wala ka ng dash. Patay ka na. Ito rin, wala na rin tong ano. Pabalik to sa lane eh. Pabalik to sa lane. Pabalik ka sa lane eh. Makulit kay, wala ka ng dash. Patay ka na rin. Dat ka kasi dyan dumaan. Wala mong alis ako eh. Wala na siyang ulti eh. Alis sa mid. Kala ko pinapapunta ako ng mid eh. Pinapaalis siya pala yung ano. Attack the title. Tara. Boom. Patay ka na. Mapit kay. Oh, patay. Pa. Tara, punta na tayo sa kanila. Isa pa to. Oh. Patay ka na. Tinamaan ng pana. Kunin ko pa yung buff pa yung ano. Jungle niya. Kunin na natin jungle niya.
Wala na, hindi na makakabawi yung kalaban kay Alice kapag kaganto. Na-invade na natin sila eh. Yuzong, laro tayo. So guys, okay. Bago natin ituloy yung video, meron ka na ba ng isa sa mga King of Fighters skins? Pwede mo na makuha yun sa murang halaga ng diamonds. Recharge lang gamit ang Coco DP. Ang Coco DP ay safe, reliable at napakabilis lang ng transaction. I-click lang ang link sa pinned comment, piliin ang Mobile Legends, ilagay ang user ID at zone ID at pumili ng package. Ang 625 plus 81 diamonds, 595 na lang. At kapag gumamit ka pa ng CoCoin, mas lalaki pa yung discount. At kapag nabayaran mo na, matatanggap mo agad ang diamonds. Kaya ano pang hinihintay mo, mag-recharge na gamit ang Coco DP. Laro tayo, tatlo kayo. Bilis. Tatlo kayo. Tatlo kayo eh. Ala! Ayaw niya sa akin. Tara, basag. Asukin na natin yan. Patay ka na. Makbo ka. Ay, nag-ulti! Joke lang! Doon ako nalungkot. Ang asim. Hindi natin napapansin guys. 5-1 yung ano. 5-1 yung Brody. Mayaman si Brody. Ayun, nag-first kill ako. Hindi, kukunin ko muna yung blue ko. Mayaman yung Brody nila. Mas mayaman pa sa akin. Kailangan na natin puntahan ng puntahan tong Brody. Pindot. Ah, tagal pindotin. Nice one. Sa ano pa naka-shotdown? 6 siya. Nice one. 8 siya napunta. Nag-lord sila. Ah, nakuha niya pa rin. Okay lang, bus sila. Bus yan, bus yan. Pasag. Di talaga marunong mag-retry. Brute force na lang ako, brute force. O Radiant. Pwede ako mag-Radiant para pwede ko salihin yung ano. Ulti ni ano. Gushon, tsaka Odette. Radiant tayo, Radiant. Sag na rin tayo dito. Kaya mo nabasagin yan, di ba? Kaya niya nabasagin yan. Sana bahala bumasag. Wala akong blue. Ay, dito sila. Saktan. Uy! Sumama ka pa! Boom! Boom! Patay. Wala akong blue. Wait lang guys. Kuha lang ako ng blue. Kuha lang tayo ng blue. Kunin pa natin isa pang blue. Uy! Radiant na ako. Pwede ako mag-damage ng konti. Concentrated. Uy! Tinuha niya na. Push first! Second tower basagin natin. Pwede rin akong Oracle, pwedeng Ice Queen, pwedeng Divine Glaive kung gusto natin pumatay. Ayoko nung ano, Lightning, hindi ganun kalakas yung damage, Lightning Truncheon. Kasi mababa magic power natin. Pwedeng Ice Queen na lang para may slow. Ice Queen, Oracle, yung mga pwede natin build eh. Attack the Lord. Ay, inulti yan agad. Grabe nga si ano dun. Grabe nga si ano dun. Iksha. Grabe si Iksha. Save me guys. Save me. Nice one guys. I love you guys. Nice save. Well played. I'm on my way to late. Okay, baba. Okay, baba. Natay. Hindi nakababa. Hindi na ako ba yung dragon? Ah, nagaling. Kinir niya lang yung wave. Patin lord.
Kinlear niya lang yung ano wave guys, back! Ay, sa kanya yan. Dahil lang sa akin, blue. Push first. Tara. Attack the Lord. Uy, palag na agad. Grabe yung Ichigo. Ano agad? I-ulti agad kung ulti. Kunin agad dati. Walang Gushon. Walang Gushon. Ayun ako mag-blue. Tara, paglabas ng Lord, may blue pa ako. Kunin ko na rin yung red. Kunin natin yung ano. Mga buff. End double ba? Kaya ba natin i-end? Tinawa ng pana! Boom! Boom! Go, Ichigo, go! Patayin natin didikit sa'yo! Patayin natin didikit sa'yo! Uy! Boom! Nice one, guys! Uy! Ulti! Uy! Nice one, guys! Kung may natutunan ka sa video na to, huwag mo kalimutan mag-subscribe at kung meron kang guide na ito'y pagawa, i-comment mo lang sa baba sa gumagawa ng guide tungkol doon.